What is up mga troops? Welcome sa aming channel. For today's video, magdadrive tayo around Adelaide at pag-uusapan natin kung mahirap nga bang magdrive dito sa Australia. Pag-usapan natin yung mga basic na rules sa pagdadrive dito sa Australia. At magbibigay din ako ng mga tips kung paano ka magsisimulang mag-adjust lalo na kung sanay ka mag-drive sa Pilipinas. O paano? Let's go! Ang unang tip ko para sa inyo ay kung nagda-drive kayo sa loob ng parking space ay talagang dapat dahan-dahan kayong mag-drive. Laging yung tatandaan na always give way to pedestrians. Next tip is kapag nakakita kayo ng mga public buses, dapat nyo silang pagbigyan lalo na kung papasok sila sa lane mo. Ang next tip ko sa inyo is minsan may makakita kayong mga camera na installed sa mga major intersections dito sa Australia. Madalas kapag nakakakuha kayo ng violations dito, padadala na lamang kayo ng ticket through snail mail. Naka-detail dun sa sulat yung mga violation nyo, kung saan, kung anong oras, at dahil dun sa mga camera, makikita mo rin dun sa sulat yung picture ng sasakyan mo nung nag-commit ka ng violation. Mapapansin nyo na siguro by this time na yung mga sasakyan ay nagda-drive sa left side ng road. This is because ang Australia ay former British colony. Another tip kapag nagda-drive kayo dito is lagi niyong tatandaan na lahat ng roads ay may speed limit. Kung mapapansin nyo, hindi masyadong mabilis magpatakbo lahat ng sasakyan dito sa daan. Lahat kasi ng roads dito sa Australia ay may speed limit. Normally, makikita mo yung speed limit sa side ng roads. Dito sa Adelaide, ang normal speed limit sa mga suburbs at sa city ay between 40 to 60 kilometers per hour. Kung titingnan mo yung number, parang napakababa niya at parang napakabagal. Pero once nag-drive na kayo dito, marirealize nyo na tama lang naman yung speed para dun sa lugar. Sa mga expressway naman, at least dito sa state ng South Australia, umaabot ng 80 to 110 kilometers per hour ang maximum speed. Kung mapapansin nyo sa left-hand side, parang napakalaki ng space. Ito yung bike lane and maraming kalsada dito ay may bike lane. Kaya ang next tip ko sa inyo, lalo na kung gigilid kayo sa kaliwa, ay lagi nyong aabangan o titingnan kung may bike. Ang next tip ko para sa inyo is kapag pupunta kayo or mag-a-approach kayo sa isang malaking intersection, i-check nyo lagi kung nasa ang lane kayo. For example, sa intersection na to, itong right lane na ito ay dedicated for turning right. Ang ginagawa ko before every trip is pinaplano ko sa Google Maps yung dadaanan kong mga routes. Sa ganitong paraan, hindi ka malilito sa mga lanes lalo na kung maraming intersection yung dadaanan mo. Para sa mga may mga lisensya na or driver's license sa Pilipinas or sa kahit anong country, nire-recognize ng karamihan ng mga states dito sa Australia yung mga foreign driver's license. Ang general rule ay as long as hindi pa expired yung driver's license mo at valid pa yung visa mo, maaari mong gamitin yung foreign driver's license mo para makapag-drive dito. However, I highly suggest na i-check nyo ang rules kada state. Depende pa rin kasi sa state mismo kung ano yung magiging rule nila when it comes to foreign driver's licenses. When it comes to foreign driver's license conversion, nag-iiba yung process per state at depende rin kung saan galing yung foreign driver's license mo. To give you an example, in my case, dalawa yung license ko from overseas. Isang galing Philippines and isang galing Singapore. Dito sa South Australia, kung gusto kong ipa-convert yung Philippine driver's license ko, kailangan kong kumuha or gawin yung full process for a driver's license application. Ibig sabihin,
kailangan kong kumuha ng written exam at ng practical driving exam. Kung ang ipap-convert ko naman na driver's license ay yung galing Singapore, ang kailangan ko lang gawin dito ay magbayad ng fee para sa one-to-one conversion. Hindi ko na kinailangan kumuha ng written exam or ng practical driving test. Pumunta lang ako sa isang Service SA office dito sa South Australia at nag-apply ng conversion kaagad-agad. Para sa mga nagsistart pa lang mag-drive at talagang desidong mag-drive dito sa Australia, I highly suggest na magpaturo sa mga sanay na mag-drive dito. Ito yung mga practical tips ko sa pagsisimula sa pagdadrive dito sa Australia. First tip is mag-start kayong mag-drive sa mga less crowded na area. Hindi nyo kailangan makipagsabayan agad sa highway sa mga mabibilis na sasakyan. Mag-aral kayong mag-drive or masanay muna kayong mag-drive sa mga slow suburbs kung saan yung speed limit is around 40 kilometers per hour lamang. Sa simula kasi, talagang nakakalito mag-drive sa kaliwa lalo na kung sanay ka mag-drive sa right side kung sa Pilipinas ka nagsimula mag-drive. Kapag medyo sanay ka na mag-drive sa mga slow suburbs, pwede ka na mag-drive sa mga main highways. Huwag kayong matataranta kapag nagta-drive na kayo sa mga highways. As a conclusion sa tanong na kung mahirap pa mag-drive dito sa Australia, in my opinion, sa simula, challenging talaga siya. Pero once nasanay ka na mag-drive sa left side, para ka na rin lang nagta-drive sa Pilipinas. Sana po na-enjoy nyo or may mga natutunan kayo sa videong ito. Kung meron kayong mga tanong tungkol sa pagdadrive dito sa Australia, please don't hesitate to comment down below. Don't forget to hit the like and subscribe button and hit the bell button for notifications. Please enjoy the rest of this video and kita-kits mga trops!